Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So ang Milwaukee Bucks ay isa pa din nga sa mga top team sa buong East at sa buong NBA. Tuwing kompleto nga sila ay inaasahan na isa pa din silang championship caliber team. At sa totoo lang ay kahit hindi nga sila kompleto ay nananatili na championship contender ang team na ito hanggat andyan nga si Giannis. Ang malakas sa team ng Celtics last season ay naipersa nila sa Game 7 nang wala ang kanilang second best player at multi-time all-star na si Chris Middleton. Ang same Celtics na winalis ang Brooklyn Nets at ngayong season nga ang Bucks ay kung iisipin ay mas lumakas pa na idagdag nila ang tulad ni Joe Ingles sa kanilang lineup. Si Brook Lopez ay mala all-star ang pinapakita ngayon. Ganunpaman hindi nga nila makompleto ang kanilang lineup buong season. Nagsimula ang season na ito na out si Chris Middleton. Pagbalik naman niya ay shortly after si Jrue Holiday naman ang nagtamo ng injury. Shortly after nga niyan ay muling nagtamo ng injury si Chris Middleton. Pagbalik naman ni Holiday ay si Giannis naman ang tinamaan ng injury. At 2 days ago pa lang mga kaibigan ay kakabalik lang nga ni Giannis at Middleton at ngayon naman ay nagtamo ng MCL sprain si Bobby Portis. Same injury nga yan kay Kevin Durant. At dahil dyan ay inaasahan nga na medyo matagal din na mawawala si Portis. Malaking kawalan nga ito para sa Bucks mga kaibigan. Isa siya sa mga leading 6 man of the year candidates at nagtatala nga siya ng 14.4 points, 10.1 rebounds on 50% shooting sa field off the bench. Siya nga mga kaibigan ang primary source of offense nila mula sa bench. Isa din siyang double-double machine at nagbibigay ng versatility na gumamit ng small lineup down the stretch kung saan na ilalagay nila si Giannis sa center position at power forward naman si Bobby Portis para sa small lineups ng mga kabilang team. At very effective nga ang lineup na ito dahil si Giannis ay isang big man na mabilis. So nagagawa pa rin nga nilang magdomina sa pinta nang hindi na iiwan sa depensa dahil sa bilis ng small lineup ng kabilang team. Well, ang good news nga sa Bucks ay maaga pa naman sa season, may pagkakataon pa silang bumawi at hindi naman sila naiiwan sa standings. Isa pa ay hindi din nga sila isang team na madaming bagong players. So hindi nga sa kanila mga kaibigan mahirap na mag-adjust at dati na silang may team chemistry. Kumbaga kailangan lang nilang tanggalin ang kalawang bago sumabak sa playoffs. Naniniwala pa din ba kayo na kayang magkampiyon ng Bucks ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lebron James. Kahapon nga ay nanggaling pa lamang siya sa isang kakaibang game na naman. Sa ngayon nga ay hindi ko na alam kung tama bang sabihin na kakaibang game ito dahil halos every week nga ay may mga ganitong klaseng game na siya. Siya ay nagtala ng 46 points, 8 rebounds and 7 assists. Kasama din dyan ang career high na siyam na 3 points. Ibang klase nga ito dahil tila ba umaangat pa ang performance niya ngayong year 20. Gumagawa pa nga siya ng mga career high sa kanyang 20th season sa NBA. Ganun pa man, hindi nga ito naging sapat upang makuha ang panalo at makikita nga ang pagkakadismaya sa kanyang muka. At muntik pa nga itong mapaaway sa isang fan na pinagsabihan siya ng hindi magagandang bagay. Ilalagay ko ang link sa comment section ng video para iwas tayo sa copyright. Subalit ang big issue dito ay muling nakita na nag-walkout pabalik sa locker room si LeBron na may 6.4 seconds pang natitira sa game clock. Isang bagay nga na napapadalas tuwing natatalo nga ang Lakers. Trending nga na naman kahapon ang hashtag na LeWalkout. At dapat umano ipagmulta ito dahil sa hindi magandang halimbawa ang ganitong gawain dahil sa kakulangan ng sportsmanship. Sa mga fans si LeBron, ano ba masasabi nyo tungkol dito?